You see? So anyway, mga kababayan, going back sa ating topic dito sa virus na to. So there is that possibility it is from the lab, and that is not from me. It is from the intelligence officer ng Israel. Totoo ba yun? Sila yung nakakalam nun eh. Mga kababayan. So tayo, dito mga kababayan, mag-ingat na lang. Lalo pat itong si Bill Gates. Nakita ninyo itong si Bill Gates? Si Bill Gates, mga kababayan. Bill Gates, businessinsider.com, ang nagpublish. Bill Gates thinks a coming disease could kill 30 million people within 6 months. Kailan niya ito sinabi? Matagal na niya ito sinabi. 2 years ago, mga kababayan, sinabi ni Bill Gates. Propeta ba si Bill Gates para mahulaan niya? Ang alam natin, si Bill Gates, mga kababayan, is working with the, foundation. And promoting vaccines. Iwan ko, hindi man siya doktor. He is a businessman, mga kababayan. Founder ng Microsoft. Pero nandun siya sa bakuna. Possibly, negosyo rin niya other than the Microsoft yung bakuna. And I tell you mga kababayan, pinofloat na nila ngayon ang in fact, gumagawa na sila ng bakuna. It was reported the other day. So, magtetest sila. Sabi ko nga doon sa Facebook. O dito sa Facebook, kung magta-trial kayo, magte-test kayo para sigurado na ligtas, ang unang bigyan natin ng proteksyon na hindi sapian. Sabi pala, masamang espiritu yun eh. Hindi, ano maulakitan? Hindi mahawa. Mahawa pala yung tama, no? Hindi mahawa ng coronavirus. Si Panot. Sino pa? Si Garin. Ayan, Congresswoman Garin. Yung dating DOH secretary. At lahat ng mga dilawan, mga kababayan na masyadong bilib. Lahat ng naniniwala sa bakuna na it is a protection against spread of disease. Lahat kayo magpaturok. Gumagawa ng bakuna sila ngayon sa coronavirus. Pero kami hindi. Hindi kami. Ayaw namin. Kung na lang sa amin, must na lang. Di bali na lang. Di ba? American businessman and philanthropist Bill Gates makes a speech at the Malaria Summit. Kailan to? April 18, 2018 in London, England. Ano sabi niya, mga kababayan? The next deadly disease that will cause a global pandemic is coming. Bill Gates said at a discussion of epidemics, we are not ready. An illness like the pandemic 1918 influenza could kill 30 million people within 6 months, Gates said, adding that the next disease might not even be a flu, but something we've never seen. O, kita ninyo? The world should prepare as it does for war, sabi po ni Gates. De, iisipin natin, si Bill Gates, mga kababayan, is a good man. Kasi winawarningan tayo.
Ganon ang mga taong ito. Hindi ka magsususpitsa na sila. Yan lang iya talaga. Hindi ka magsususpitsa na may alam sila ng paglaganap ng mga sakit. At hindi ka magsususpitsa na they are into business, mga kababayan, ng bakuna. And you will believe na they want to control the spread of disease. You will be shocked to discover, mga kababayan, baliktad ang katotohanan, mga kababayan. Kaya mag-ingat na lang po tayo. As I was telling you, mga kababayan, this is, a good propaganda for the big pharma and a good propaganda for the agents of the New World Order as they are for the reduction of the population of this planet. Pakita ko po sa inyo yung Agenda 21. Para ano niya yung Agenda 21? Agenda 21 ito yung United Nations. Most of us, mga kababayan, ang akala natin yung United Nations is working for the good of the nations of the world and of humanity. Di ba ganon ang ating paniwala? Ganon sila katindi. You will not suspect them. Di tayo magdududa. Kasi, ganon ang kanilang propaganda. Tolong, 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 tolong. Sabi ko sa inyo. Kaya nga, ngayon, sabi dito sa GMA, Philippines bans entry of poultry products from Poland due to bird flu. Kung may coronavirus sa tao, na galing din sa hayop, ito naman, bird flu. Doon naman ito sa mga manok. Magugutom talaga yung mga tao. And yung swine flu, hindi pa nga na aayos yung problema natin sa swine flu. Dito sa ating bansa, bird flu na naman. Nandyan pa kayo? Pakita ko lang po sa inyo, itong mga articles na to, mga kababayan, this is available. Mababasa ninyo ito. Sabi ni Marivic dyan sa Australia, Agenda 21, not 20 years. Ay, ano yung sinabi ko? 20 years? Nakita na ninyo? Buti may nagko-correction sa atin. Agenda 21 po. Kuhan pa ninyo, Agenda 21. I-search ninyo. Ito. Basahin ko na lang. Agenda 21, global epidemic, huge scale depopulation in short time. Agenda 21 was United Nations Department of Economic and Social Affairs Division for Sustainable Development and was apparently developed as a means of restructuring the world population to lessen environmental impact and achieve an improved quality of life. One of the main ways of achieving this, however, is through encouraged indirect depopulation. Kita ninyo? Encouraged and direct depopulation. Kasama dyan, mga kababayan, ang global epidemic.
And this is, mga kababayan, this coronavirus is a global epidemic. Di kayo nakalata. While it is now a global epidemic, a pandemic, sabi nga ng isang expert sa ano, sa virus, with the spread, mga kababayan, of this virus, coronavirus, nag-qualify siya, nag-qualify na as a human pandemic, a pandemic, I should say. Kasi, nag-migrate siya, galing muna sa saan nga ito nakuha? Paniki. Bat. From bat to snake. And from snake to humans. Hindi yung human to human. Hindi yung human to human. Galing muna sa hayop. Pag ganun pala, sa qualification nila, mga kababayan, that qualifies that this is now a pandemic. Ito, global pandemic, huge scale depopulation in short time. To achieve such huge scale depopulation with a relatively short deadline, the actions were taken would have to be drastic, either a world war, global epidemic, or some kind of widespread starvation caused by massive crop failures, and would be only like ways of achieving this. Hindi kayo nagtataka. Sabay-sabay siya. Yung gera, ginagatungan nila. Comes now the spread of virus. And tingnan ninyo sa Africa,